Hi. Ito si Mars. Ano, medyo magmana lang tayong mag-ano ngayon. So, maulan. So, ito may share ako sa inyo. No? Ano bang na-invest mo? Bilang sa OFW, ano na-invest mo? Tatanong ko sa'yo ngayon. So, ayan. Bago ka ano dyan, mag-like ka muna. So, ayun, habang nagkasampaya ka mo. Ngayon na ako yung gustong ano, lalo ng mga OFW, no? Ano bang na-invest mo? Ano bang na-invest mo? Bilang isang OFW. Diba? Ayun. Ito mo. Ano bang na-invest mo? No? Ha? Ulit-ulit. Kaya ba nga ba? Yung naipon mo, na-invest mo. Diba? Ayun ako. Siguro, alam naman natin na parang mga OFW, mga interest, lupa, bahay, kasakyan, at saka ano pang mga ari-arian, no? At mga na-invest. Diba? Para lang may masabi na isa kang OFW, dapat talaga may na-invest ka. Ha? Sa bahay. Tapos, ano ba? Kaya ba ka lang pala? Diba? Kaya ba nga lang pala yung na-invest mo? Diba? Yung iba naman kasi, gusto kasi mag-invest lang ang lungko, mga ganon, puro kaya ba nga lang pala? Diba? Hindi iniisip yung tatanda rin tayo mga pinag-tugol yun, no? So, yun may pag-uusapan natin. Parang kasi ang dati ni nalilipat mo na natin kasi palipat-lipat tayo. Ayun na. Ayun, pero against na lang siya. Sige, okay na lang din. Ayun, para ganyan. Kasi tayo kasi, no? Tayo na natin. Nalikas na tayong mga ano. Mga makapagay. Gusto natin mag-invest, pero kulang. Pero ano nga ba talaga yung in-invest natin? No? Kasi ganyan. Ano nga ba talaga yung in-invest natin, no? Ay, mga OFW. Lupa ba? Diba? Bahay ba? Diba? Kasi, sa totoo lang, ha? Tayong, ano, sabihin ka na nag-OFW ka, ay, mag-i-invest ako ng bahay kasi, ano eh, kasi OFW ako. Ganun-ganun. OFW ka, pwede naman kung mag-invest ng bahay. Siyempre, tas palalakihin ko yung bahay ko. Invest na yun. Diba? Ganun yung mindset natin, mga Pinoy, di ba? Ganyan din yung nasa isip ko dati. Pero nagbago na yung isip ko. Kasi iba-iba naman tayo ng pamamaraan sa pagpanong investment, no? Iba-iba tayo. Hindi pare-pares yung mautak natin. So, minsan, pwede rin manood para maano yung mga, ano yung, kung ano ba yung magandang investment, maganon-ganon, di ba? Hindi yung pag nasa isip mo, gagawin mo na agad-agad. Kung ano man yung gusto mo investment to. So, ayun. Parang, ewan ko ba sa mga, ano, basta karamihan ng mga OFW yung mga ganyan. Ay, mag-aabot ako kasi kailangan ganito eh. Kailangan makapagpatay ako ng bahay. Diba? Investment. Totoo naman yung guys. Ano ka naman? Meron din naman dyan iba na mag-i-invest. Diba? Mag-i-invest. Pero yung invest pala yun is gusto lang i-magyabang, di ba? Sabihin, mag-invest ako ng ganito. Tapos, in the long run, no? Wala ka na palang ipon, wala ka na palang pera. Ang in-invest mo is yung mamahaling bahay, mamahaling sasakyan, and then, pwede kung gusto mo na umuwi, asan ang financial mo? Wala ka ng ano, di ba? Kung hindi babalik ka na naman sa abroad. Kasi, kung nga, nabili mo lahat, naipatay mo lahat yung gustuhin mo, wala ka naman ng ano, di ba? Eh, alam nga namang nasa abroad ka, di ba? Ay, ganito. Alam na nasa abroad ka na, wala ka ng halos pera, tapos kini-invest mo na lahat yung ano mo, no? Mga kapirahan mo dyan sa
bahay mo, sa kung ano man yung lugar gusto mo, di ba? Kasi maraming ganyan, guys. Maraming ganyan. Maraming nag-i-invest. Invest ko. Pero hindi nila alam kung ano ibig sabihin ng invest, no? Ayun. Wait lang. So, ayun. Mahirap talaga, no? Mahirap talaga yung mula niyang investment na yan. Tapos, pag-uwi mo pala ng, ano, ng Pilipinas, wala ka palang pera. Tapos, gusto mo nang bumalik sa abroad. Gusto mo ulit bumalik kasi nga, naubusan ka nakaka-invest, no? Dahil maling paraan pala yung pag-invest mo. Kaya dapat mag-isip tayo, no? Mag-isip tayo kung ano yung in-invest natin. Baka puro katabangan lang yung in-invest natin. Marami kang mga OFW nakapag-abroad, no? Kapag-abroad gusto nila magpatayo ng bahay na maganda. Magandang bahay. Pero kung hindi ako nainggit. Hindi ako nainggit. Dahil alam ko sa sarili ko na nag-invest ako sa mga bata. Nag-invest ako sa pag-aaral ng mga bata. Diba? At least yun, nasa kanila yun. Hindi mananakaw yung kanilang ano. Hindi mananakaw yung pinag-aaralan nila. Diba? And then, makatulong pa sila someday. Diba? Ganun yung in-invest ko, guys. Hindi ako nag-invest ng magandang bahay. Hindi sana maganda na yung bahay ko ngayon. Namin sa totoo lang, hindi talaga ako nag-invest para sa bahay ko. Ngayon lang ulit ako nagpapagawa ng bahay. Kasi gusto kong medyo, ano, may matulugan ng maayos, may sapat na, ano, for the ilang years na ako nag-OFW, no, wala pa akong in-invest sa mga bagay. Puro in-invest ko yung pag-aaral ng mga bata. Nakapagpatapos na ng dalawang kolehiyo, yung na-invest ko talagang, ano, yung mga, ano, nasa bahay. Dahil konti na lang, matatapos na rin kahit paano. Simple lang. Walang sasakyan, walang ano, kasi mas inula ko yung pag-aaral. Di ba? So, yun. Yun, ganun lang naman ako nag-invest, guys. Hindi ako basta-basta katulad ng iba dyan na nag-invest na. Nag-invest, bahay, pero yung mga ano, wala din. Diba, pag-uwi mo ng Pilipinas, matanda ka na. Hindi lang pag-aral yung mga anak mo. At ang trabaho nila, wala. Kapal pa rin sila. O, diba? Ganun. Kasi mali nga yung in-invest. Diba? Ganun yun, guys. Ganun yung technique ko, guys. Kaya ako nakapag-invest na sa mga bata. Mga bata talaga. Pag-aralin yung mga bata, ano bang goal mo? Diba? Ano bang goal mo? Ba't ka bumunta sa abroad? Diba? Gusto mo makipagpataasan ng ano? Ihi? Ng mga iba dyan, mga OFW. No? Gusto mo kasing ano? May masabi lang na OFW. Uy, OFW ka, wala ka malang ipundar na ano, bahay. Wala ka na ipundar na sasakyan. Ganun, di ba? Oo nga, may bahay lupa ka nga. May bahay sasakyan ka nga. Wala ka naman pang maintenance sa ano, bahay mo. Wala kang pang maintenance. Wala din. Di ba? Dapat, sa umpisa pa lang, mag-invest ka, no? Mag-invest ka sa tamang, ano, kumikita. Diba? Tamang kita ba? Yung nagbibigay ng income na kahit umuwi ka na, meron ka pa rin. Hindi ka kinakabahan na wala ka ng ano, wala ka ng pera, ganun. Diba? Pagbalik mo sa ano, sa Pilipinas, lumay yung bahay, lumay yung sasakyan. O, diba? Kaloka. Diba? Totoo naman yun, nag-invest ka ng bahay. Luma na yung pagbalik mo ng ano, after 4 years, 5 years, nasa abroad ka. Posible naman makapag-invest ka agad ng sasakyan. Diba? Ng isang kontrata lang. Diba? So, ganun. Isipin lang natin. Isip lang tayo. Nag-invest ka pagdating mo sa Pilipinas. After 4 years, yung in-invest mo luma na. At i-junk shop na lang. Yung car mo. Yung bahay mong nabubulok na kasi wala namang ano doon, wala namang
may tumitira nga, pero mabubulok na rin pagdating mo sa sakit ng ulo mo. Nasaan ang pera? Nasa bahay. Nasa pagpapaganda ng bahay, pagpapalaki ng bahay. O, diba? Ay, nako. Ay, nako lang talaga. Diba? Ganun yun. Ganun. Ganun talaga yun. Diba? Nagpaganda ka ng bahay, yun ang in-invest mo eh. Kaya mag-taste ka. Pag-uwi mo, ang bahay mo, luma. Ang sasakyan mo, luma. Sira pa. Ay. O, diba? Ganun. Ganun yun. Hello, kaya no? Natawa ako dun sa pag-invest mo. Nag-invest ka nga ng bahay. Pag-uwi mo ng Pilipinas, bulok na yung sasakyan. Hindi na humaandar yung bahay mo. Sira-sira na. Diba? Kasi nga, gusto mo lang din, magyabang. No? Yabang kasi, no? Yabang ng, may masabi lang na naipundar. No? Yun yung maling investment. Maling investment. Hindi naman mali talaga yung mukha tayo ng bahay. Simpleng bahay, ayos na. Hindi yung pag-argo. Hindi yung pagandahan, kalakihan. O, diba, ganyan sa Pilipinas. Pagandahan. Tataasan ang ihi. Diba? Pero huwag ka. Diba? Huwag ka. Pagbalik na, ano nangyari sa bahay? Bakit ganun? O, diba, reklamo ko to the point ka na dun. Kasi nga, diba? Kasi nga, yung in-invest mo na bahay, no? Luma. Yung harta na in-invest mo, sira. Buti ka dyang shop na. Ayun, i-invest mo yun. Benta mo yun. Lugi ka pa. Lugi na, lupay-pay ka na sa trabaho. Katawa ka. So, diba? Ganun yun eh. Ayun, pagkatapos magsampay, mag-tiktok naman. Diba? Ganun yun. Pagkatapos ko dito magsampay, i-ano ko na, and then aalis na. Ay, naku. Investment. Mag-invest ka ng yabang. Ay, yung in-invest mo, yabang lang yun, no? Ay, naku, wala. Ganun talaga. Kung hindi ka marunong mag-isip, sana mag-ano rin, no, yung mga OFW, no? Mag-isip. Kasi hindi habang buhay nandito tayo sa abroad. Di ba? Ganun yun. Ang in-invest mo, ang mga anak mo, hindi nakapag-aral. Dahil ang inuna mong in-invest, yung bahay mo. Hindi ka na kontento sa ano iniwan mong bahay. Pwede ka namang magpatayo pagdating mo. Ah, di ba? Pwede ka namang magpaganda pagdating mo. Pagandahin mo yung bahay mo. Pumili ka ng car mo. At least, nagamit mo pa ng bago. Nangyayon mo pang maganda. Bagong-bago yung bahay mo. Di ba? Kanon. Kanon yun. Pero yung anak mo, ulay. Hindi nakapag-awaw. O, di ba? Saan pupulutin? Di ba? Saan sinuasahan bandang huli? Ikaw din. Di ba? Ganon. So, siya hanggang dito lang. May bahay. Nadilim.